Magandang araw po. This is Mer Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at pagsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay isi-share ko po sa inyo ang pagpaparami, pagpropagate, pag-aalaga hanggang sa tuluyang pagbunga ng mga tanim na strawberry. Ang sabi po ng iba, ang strawberry ay sa malamig lugar lamang tumutubo at napapabunga. Pero ako po ay may tanim sa mga bote ng mineral water. Nagparami po ako nito, no? Ito po yung isa sa aking mga tanim. Meron po akong mga ganyang bote. Ngayon po ay nasa 8 na, no? Dati po ay isang piraso lang pong ganyan yan. Pero nagpropagate po kayo, pinarami ko po sa pamagitan po ng mga shoots, ano? Ito pong runners na ganito ng strawberry. Halip po kayo! Samaan nyo ko magpaparami, mag-propagate, mag-aalaga, magpapabunga tayo ng strawberry. Pipitas din tayo ng bunga ng strawberry at gagawa tayo ng masarap at masustansyang strawberry jam palaman po sa tinapay. Ngayon po, i-share ko sa inyo ang pagtatanim, pagpropagate ng strawberry. Mula po sa mismong kanyang tangkay, ano? Ito po, yung kanyang mga usbong, ano? Usbong mismo ng mga tanim nating strawberry. So, yan, makikita niyo po yan. So, yan, bali, dalawa, pwede niyo pong i-transplant na yung dalawang usbong na yan. Yan. Dito po na tayo mag-propagate, ano? Ng ating strawberry mula po dito sa kanyang usbong. Ito po ang kanyang usbong, ano? Ilapit nyo lang po sa kanya yung isang ganitong bote, ano? Tapos ay iikot nyo lang po ito. Ayan. Yung palang ganyan. Ayan. Tapos yung kanyang usbong ay ilagay nyo lang po ganyan. Ito po. Makikita po rin nyo. Ayan. Ididikit nyo lang po ganyan. Ayan. Na? Ayan. Tapos yung isa pa. Ito. Idikit nyo lang po ganyan. Tapos sa ibaon nyo lang po ng bahagya sa lupa. Yan. Mga ilang araw lang po yan, magkakaroon po yan ng sariling ugat. Ano? Tapos kapag nagkaroon na ng sariling ugat yan, pwede na po yung tanggalin. Na? Dikit po natin ng konti doon para magkadikit sila. Yan. Ito ang ating mga tanim na strawberry. Yan. Dati isa lang po yan. Pinopropagate ko po. Ngayon ay nakailang battle na rin po ako. Lagyan natin ang pangalan, ano? Hanggat walang ugat yan, ay huwag nyo muna nga tatanggalin sa kanyang mother plant, ano? Kapag may ugat na po yan, gugupitin na po yung mga tangkay na yan. Kala po ng iba, sa Baguio lang napapatubo yung strawberry. Kahit dito po kayo sa urban area, sa Metro Manila, ay pwede po kayong magparami ng strawberry. After 3 days, so yan na po, no? Nagkakaroon na po ng ugat yung ating pinopropagate. After 1 week, so yun na po, no? Yung ating runner, no? Tubo na po at may mga ugat na siyang bago, no? Dalawa po yung runner na yan, ating nilipat. Ito, yung panibagong ililipat din natin to, no? Yan, itong isang yan. So, kita po itong dalawang runner na yan. Ito, kadugtong pa po yan doon, no? So, ang gagawin po natin ngayon ay, ito namang isa, yun po. Ang gagawin po natin ngayon ay, puputuloy na po dito yan. So, ganyan po yung ating gunting.
Yan. Eto, pwede na yan nga iiwalay. So ito naman, itong ating nga nilipat ng isang araw, ano? Gupitin na po dyan yan. Yan. Yun. So kapag po naputol na yung kanyang runner, maglagay po kayo ng pataba, ano? Tulad po ng vermicas. Ang vermicas na to ay natural at organic na pataba. Dagdag lupa na rin po siya, no? Nang sa ganon ay manatili po siyang mataba ang iyong mga tanim na strawberry. Kung shoot na yan, ay ilalagay nyo lang po ganyan. Ibaon nyo lang po bahagya, ituntun nyo lang po sa lupa, no? Tapos medyo ibaon ng kaunti. So matapos ko pong ma-share sa inyo ang madaling pagtatanim ng ating mga tanim na strawberry, ngayon po ay mag-harvest tayo. I-share ko po sa inyo ang paggawa, simpleng paggawa ng strawberry jam, okay? So nakaisang malaking mangkok po ako, no? Ating ang tanim na bunga ng ating strawberry. Kaganda po, lalaki. Bango, no? Sarap po nito. Ngayon po ay magluluto ako ng strawberry jam. Palaman po sa tinapay mula po dito sa bunga, no? Ng ating mga tanim na strawberry sa mga empty bottle ng mineral water. Harvest natin na yating babanlawin. Isang strawberry gawing 4 na piraso. So ito po yung ating complete ingredients. Siyempre po yung ating strawberry, tapos asukal, kalating tasa, tapos konti pong katas ng lemon. Yo, kumukulo na, no? Yan po nating malusaw dyan, no? Yung ating strawberry dapat hindi po buo-buo. Yan, kapag malapot na, makikita na naman po ninyo, no? Yan. So, yan ay luto na po yan at atin nang palalamigin. So, ito na po yung ating strawberry jam. Ngayon, ay magpapalaman tayo sa tinapay ng ating strawberry. Palaman natin sa tinapay. Tama-tama, no? From garden to table, no? Ang sarap ng lasa. Sariwang-sariwa. Simple-simple yung paggawa ng strawberry jam. Sarap! Ang tamis! Ang sarap! Tama-tama siya, matamis, ano? Dahil sa ating inisprayan natin ng fermented fruit juice, kaya nagiging matamis yung ating mga fruit trees tulad ng strawberry. Nawa po ay nakapag-share ako, nakapag-ambag ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw nito. Una po ay ang pag-propagate, pagpaparami, ha? Pagtatanim ng strawberry, pag-alaga, pagpapabunga hanggang sa pagluluto ng strawberry jam. Kung may natutunan po kayo, no, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mukha mga kamag-ana. Itong ating video tutorial na ito, nang sa ganun ay marami po tayong maabot at matulungan na ating mga kababayan. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at fruit trees. Pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home.
Bilyon-bilyon po ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po yung aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po sa mga susunod na araw, linggo at buwan, may tanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Siya nga po pala, no? Yung mga nagpapadala po ng tanong dito sa ating YouTube channel na ang magsasak reporter at yung nagpapa-shoutout dito sa ating YouTube channel, sinasagot ko rin po yung mga tanong po ninyo sa aking TV show at radio program. Ngayon po, shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating YouTube channel ng Magsasaka Reporter. Shoutout kay Ma'am Peng Bartolome, my fourth-year high school na teacher and advisor sa St. Joseph Academy sa Mexico, Pampanga. Maria Ruby Gabes Lumunsod, sekretary ng PAJ. Butads Group sa panguna ni Den Roque, Rodis Ticoy and family, Elmer Santos, get well soon, Maluang Guluan, Cheche Vega Masikat, Mila Gonzales, Doktora Cecil Antolin ng PhilMec, Rosemary Lara, retired General Marcelino Pedroso, Bobet and Josa Cunanan na family, Andy Garcia and family, Dennis and Amor Fajada and family, at Romeo and Suso Fernandez and family watching from Quezon City. Sa mga nagnanais na mapalalim pa ang kaalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman sa pagitan po ng organikong pamamaraan, iniimbitan ko rin po kayo na manood ng aking TV show at radio program. Ito po yung Masaganang Buhay. Umi-air po ito tuwing araw ng Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa 1PH, Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Meron din po akong kolum sa nangungunang payagang Tagalog sa ating bansa, Filipino Star ngayon. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sekreto sa pagsasaka. Kaya tuwing araw po ng Martes, umaga po kayo ng kopya ng PSN o Filipino Star ngayon. At siyempre po, yung hindi pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel na ang Magsasaka Reporter, mag-subscribe na po kayo, no? Like and share, click na bell button ng sa kanon na ma-inform po kayo kapag may mga bagong video tutorial, video upload upang ma-share ko po sa inyo ang pahiram na talento ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po. Stay safe, happy farming, and God bless.